Right, mga kamkil, good morning, no? So, time check tayo, mga kamkil, is 7:16, no? Nandito pa ako sa bahay, no? Hinihintay ko pa yung kapatid ko. Punta kami ngayon ng Maduaw project, no? Sa Panabo. And then dito sa Bunawan, mga kamkil, nag-iwan ako ng tatlong tao dito, no? Si Master Buyit, yung Bayaw ko, at saka si Ramram, no? Sila yung magtapos dito. Ayan, yung tangki natin, mga kamkil, nandun na sa taas. Napakyat na, no? So, Master Buyit, ayan. Ito yung trabahuin nila, no? Ito, mga kamukil. Buhusan yung naka-usli na parilya, no? Tapos papakita kay mama maya yung mga kulang dyan at nang mabili natin, no? Pag-gising ni ma'am, tulog pa kasi si ma'am. Ayan, hindi doon sa matapos yun sa pagbuhos, mga kamukil. Meron din doon sa extension, no? Ipapatrabaho natin kay Master Buyit. Hindi by Monday, mga kamukil, siguro. Master Buyit, lipat na naman to. Pilian lang to, mga kamukil, no? Kung saan to malagay, sa Maaba or sa balik tayo sa Panabo, no? May papatrabaho na naman si Sir doon. Yung bagong turnover natin na project, mga kamukil, may papatrabaho si Sir, no? Siguro nakaka-budget na naman. Kaya pagpilian lang kung saan siya malagay, no? Ayan. So let's go, mga kamukil, no? Punta na tayo sa Maduo project, no? Ayan. At sila Master Bonis ko, Master Lando, dumaan dito ngayon sa bahay, no? May kinukuhang mga gamit. Ayan, mga kamukil, no? Si Ismong, no? Ready na. Ito yung welding machine ko na dadalhin doon sa Maduaw project, no? Patayo kami ng posting ngayon, mga kamukil. Walang posting yung itatayo ko doon. At yung isang welding ko, iniwan ko dito, no? Kay Master Buyit, baka kasi may titirahin pang welding. Kaya iniwan ko. Ayan, si Ismong. Uy. Ayan na. Ready ka na, Ismong, ha? Sabi ko na sa iyo, kahit saan ako magpunta sa trabaho, sama ka, no? Right? Let's go. Right, mga kamukil, no? So nandito na tayo sa Maduaw project, mga kamukil. Ayan. Ayan sila Master Buni, yung mga maso natin, ayan trabaho nila, no? Kasi yung dalawang labor, ito, mamasa sila. Tapos naghukay yung isa. Yung kami sa kapatid ko, mga kamukil, no? Pinabrikit namin itong posti, no? Nung mamaya, mga kamukil, abangan nyo, pagpatay natin sa posti, no? So ganito yung details ko dito, mga kamukil, no? Yung plano ko. Ayan, pinasok ko siya. And then mamaya, kunin pa natin yung level nito, mga kamukil. So if tuturo ko sa inyo, mga kamukil, kung paano tayo magpatayo ng poste ng tubular na sa matipiran. Ito kasi, mga kamukil, gusto ni Sir double, no? So yung isang tubular 600 cm, no? So hinati ko siya ngayon ng 300 cm. Kinuha ko talaga yung standard na tayo ng floor level natin hanggang drop ceiling natin. So yung mangyayari, mga kamukil, magpapatong pa ako ng 4 inches dyan sa taas, no, para sa girt natin papuntan dun, palibot, no, yung girt natin. So yung kukunin ko dito, mga kamukil, na ililibing ko is 4 inches, no, tapos i-pull weld natin to dito. So paano natin makukuha na yung lahat ng mga dulo ng puste natin pantay lahat, no, pantay lahat? So mamaya ituturo ko sa inyo yung diskarte, mga kamukil, no, kasi madalas, mga kamukil, papatay lang tayo ng puste kapag hindi tayo nagtitipid. Ipapatay natin itong mga puste na lampas pa sa 300 cm. And then pagdating doon sa taas, doon na tayo maglilibil, no, para makuha natin yung pantay. Ito, mga kamukil, hindi na, kasi nagtitipid tayo. Eksaktong 300 cm itong pinutol ko. Tapos ngayon, pagdating sa taas, kailangan hindi na tayo magputol dyan. Kasi pag magputol pa tayo, bababa na tayo sa 300 cm, no. Hindi natin makukuha yung tamang standard ng height ng bahay. So ngayon, yun yung ituturo ko sa inyo, mga kamukil, kung paano, no, natin diskartihan. Okay, mamaya i-explain ko sa inyo, mga kamukil. Thank you.
Right, mga kamukil, no? Magandang hapon sa inyo lahat. So ayan mga kamukil, no? Pakita lang natin yung ating natapos ngayong araw, mga kamukil, sa pagpatayo ng puste. Hindi magpapaabot tayo ng dagdag kaalaman, mga kamukil, no? Alam ko na makakatulong to sa inyo, yung ipapaabot yung dagdag kaalaman, no? Right, so yan na yung forma niya, mga kamukil. Napatayo na natin yung walong puste, mga kamukil, no? So ayan, ito yung detalye niya dito, yan. 4x4, no? Naging 4x4 siya, dinubli natin yung tubular na 2x4, right? So sa pagpapatay ng puste, mga kamukil, lalo na mga ganito, tubular yung puste natin, mga metal, kailangan talaga, mga kamukil, huwag niyong walain tong ito. Kung nakikita niyo, mga kamukil, ayan, tansi, no? Itong guide natin, tong butter board natin, huwag niyo munang sisirain yan, no? Porkit nakapile na kayo na si HB, pwede niyo na sirain, no? So bago niyo na sisirain, mga kamukil, pag natayo na ito yung mga puste natin, kasi dito tayo magbabase, mga kamukil, eh. Ito yung kukuna natin ng base para kukunin natin yung tuwid ngayon nitong ating puste para hulugan natin o tapatan natin ng label bar, no? So dyan tayo magbabase. Kasi yan, mga kamukil, ito yung naiskwala natin. Alright? So gaya ng sabi ko kanina, mga kamukil, paano ba natin diskartehan na tulad nito na hindi na natin kailangan magputol sa taas, no? Katulad nito, nagtitipid tayo sa tubular, eksaktong 300 cm lang talaga yung pinutol ko dyan. So kung pagpatayo natin dyan, hindi na natin diskartehan, sabihin na lang natin doon na lang tayo sa taas magputol, doon na tayo sa taas maglibil, no? Ang mangyayari dyan, bababa pa kayo sa 300 cm yan, no? So yung gusto ko kasi, yan dulo na yan, 300 cm na yan, papunta doon, no? Hindi na tayo magputol dyan, mga kamukil. So ito yung diskarte ko, mga kamukil, no? Pinakauna, mga kamukil, dahil ito, nakalibil na to, ito yung nakalibilado talaga na tansi natin. Yung detalye ko dito, mga kamukil, ipapatong ko yung tubular, yung girt natin dyan sa pinakataas. So magpa-plasing siya ngayon ng 4 inches dyan sa taas, no, yung girt natin, palibot yan, 4 inches. Ngayon, yung 4 inches na yun, mga kamukil, sa taas, kinuha ko siya dito. Yun yung binaba ko ngayon dito. Mula dito sa tansi, nagsukat ako ng 4 inches papunta dito. Yan. No, mula dito sa tansi, nagsukat ako ng 4 inches papunta dito. And then, itong 4 inches na ito, mga kamukil, dinala ko papunta dun. Inilibil ko. Lahat ng mga parilya natin, inilibil ko yan, no? Yan. So, ngayon, kahit nakalibil ito, mga kamukil, hindi pa rin ako umaasa dito. Kasi hindi natin mapiperfecto kapag kaganito, no? Malalaman lang natin na perfect yung ating ginagawa dito kapag may isa pa tayong gagawin. Ano kaya yung unang isa pang ginagawa ko, mga kamukil? Yung pangalawa kong ginagawa, mga kamukil, bago ko pinatayo itong tubo, kailangan itong pagkaputol natin, mga kamukil, pantay ito lahat na 300 cm, no? Excuse me, mga kamukil, ha? Mula dito sa pinakadulo, dito, kumuha ako ngayon ng 110 cm. Lahat yan ng puste na yan, mga kamukil, no? May 110 cm na kinuha ko dyan, no? Nakikita nyo yan, may guhit siya. Pati rin dito, may 110 cm din yan na kinuha ko, no? Ibig sabihin, mga kamukil, pag natayo na yung puste natin, ilibil natin tong mga guhit na to papunta doon. Kung magkatugma sila, mga kamukil, ibig sabihin sakto yung ginawa natin dyan sa baba. Pero kapag magka-diferensya, mga kamukil, pag libil natin doon, mas mataas doon, ibig sabihin hindi tama yung ginagawa natin sa baba, no? So isa din yung palatandaan, mga kamukil, no? Pantay lahat yan, 110 cm, ganun din sa kabila, 110 cm. Pag libil natin, mga kamukil, na nakatayo na to, pag tumama doon yung libil dito, ibig sabihin walang sablay yung unang diskarte natin dyan. Right? So yan yung pagka diskarte ko, mga kamukil. Ibig sabihin, nakalibil to, papunta doon, pantay din yung taas na yon, no? Hindi na natin kailangan magputol doon, mga kamukil, no? So yung ipapatong natin na 4 inches dyan sa pinakataas, yung girt natin na tinatawag, pantay na yan lahat, papunta doon, no? Palibot. So ganyan yung pagka diskarte ko, mga kamukil, no? So baka gusto nyong nalilito kayo kung paano diskartehan na hindi na tayo magputol doon sa taas. Kadalasan kasi, mga kamukil, kapag puste yung pinatayo, okay lang yung diskarte natin, mga kamukil, patay tayo ng puste tapos maglibil tayo sa taas. Okay ang diskarte na yan kapag hindi tayo nagtitipid, no? Kasi papatay lang natin yung puste, pagkatapos kukunin natin yung saktong height ng ating bahay, guhit tayo doon tapos ilibil na natin palibot, no? Ito kasi, mga kamukil, ayaw kong magsayang ng bakal, no? Kaya ganito yung ginagawa ko. So ito, mga kamukil, mula dyan, paikot dyan, pantay na yan lahat, dahil yun yung diskarte na ginagawa ko kanina, mga kamukil, no?
So, yung detalye dito sa puste mga kamukil, ayan, papakita ko sa inyo. Pinakain natin sa buhos, no? Para mas matibay. Yan, ito na yung forma niya. Yan. Dito sa kabila, ito na rin yung forma niya. So, matibay na matibay itong mga kamukil. Mas nakakatipid tayo nito. Kasi kadalasan mga kamukil, makikita natin, gumamit pa tayo ng steel plate. And then, may mga bolt pa tayong ginagamit. Tapos, patong natin, i-bolt natin, no? So, mas gastos yun mga kamukil. Magkano yung steel plate ngayon? Kahit bibili ka sa junk shop, ang mahal na. So, ito mga kamukil, mas least gastos to. Pinasok natin sa parilya, ipinulwild natin siya doon. Basta importante mga kamukil, isipin mo ng mabuti bago trabahuin, no? Kapag ka mga ganito. So, ganito yung forma niya mga kamukil. Na hindi pa nabuhusan yan. Kapit na kapit siya, pati dito, mayroong kumakapit, yan. Palibot yan. Yan. So, pag buhos pa natin dyan, papakain pa natin siya sa buhos, matibay na siya mga kamukil. Right, mga kamukil, no? Naway sana mga kamukil makakatulong sa inyo ang video na to ngayon, no? Sana mga kamukil, sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe mga kamukil, no? At paki-shares na rin ang mga video ko mga kamukil. At huwag kalimutang i-like, no? So, at napaka-importante mga kamukil, i-follow nyo ang aking FB page, subscribe kayo sa ating YouTube channel, Mungkil Vlogs, no? Yan. At maraming salamat sa inyong lahat mga kamukil, no? Right, sa panghuling ano ko mga kamukil, yung mga nagtatanong kung magkano yung magastos nito, so sisikapin natin matanong yung may-ari, no, kapag matapos to. Right, so once again, Mungkil on the vlog. Ah, kaya ako Master Lando.